Ang himpapawid, hindi pinatawad ng bagyong Bebeng ang mga biyahero nitong weekend. Marami kasi ang stranded ng malubog sa bahang ilang parte ng Metro Manila at nang makansela ang ilang flights. May news to go si Tricia Zafra. Di pinatawad ni Bebeng ang kamay nilaan sa pananalasa nito. Dakong hapon nang magsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila. Minuto lang ang binilang, di na halos makagalaw ang mga sasakyan sa biglang taas ng baha. Nagsimula na rin lumakas ang hangin at nag-zero visibility sa ilang kalye. Naging doble kalbaryo ang perwisyo ni Bebeng nang kumagat ang dilim at lalo pang lumakas ang ulan. Maraming mga pasahero ang di agad nakauwi at halos mamuti ang mata sa kahihintay ng masasakyan. Di rin halos makagalaw ang mga sasakyan sa gatuhod na baha sa ilang kalsada sa Kamaynilaan. May ilang sasakyan pang tumirik. Kung apektado ang paglalakbay sa lupa, lalo naman sa himpapawid. Mahigit 30 flights ang nakansela sa NAIA Terminal 3 dahil sa bagyo. 8 domestic arrival flights ang pinalapag sa Cebu at Pampanga dahil sa sama ng panahon sa Maynila. 2 biyahe naman ang na-delay kaya't halos mapuno ang mga naghihintay na pasahero sa paliparan. Humina rin ang ulan at humupa ang pagbaha paglalim ng gabi. Pero huwag pakakumpiyansa ayon sa National Risk Reduction and Management Council. Ayon sa NDRRMC, asahan at paghandaan ngayong araw ng Lunes ang mga pag-uulan at mga pagbahang maaari pang idulot ni Bebeng. Mag-ingat lang po lalo na yung mga nasa flood-prone area sa mabababang lugar para kung magkaroon man ng flash flood, naka-ready sila. Alam nila yung gagawin, where to go, nakahanda sila, may dala silang survival kit if ever na magkaroon ng evacuation centers. At lagi lang maging alert at makinig sa mga kinaukulan sa pag-asa at sa mga local officials natin. Tricia Zafra, GMA News. Kapag sumasama ang panahon, nangangamba ang mga taga Marikina lalo na sariwa pa rin sa kanilang alaala ang pag-apaw ng Marikina River nung bagyong Ondoy. Mula Marikina, may news to go si Victoria Tulad live. Victoria? Sa mga oras na ito ay pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan dito sa Tumana, Marikina. Kaya naman ang mga residente, todo handa na. Aminado ang mga taga Marikina na takot pa rin sila tuwing lumalakas ang ulan at hangin. Kaya naman ngayong pumasok ang bagyong Bebeng sa bansa, hindi nila maiwasang mag-alala. Tuloy ayon sa mga opisyal ng Barangay Tumana, ang mga residente na mismo ang lumalapit sa kanila upang magtanong at alamin kung ano ang dapat nilang gawin. Pero paniguro ng lokal na pamahalaan, walang dapat ipag-alala lalo na 24 oras silang nakamonitor sa Marikina River na umapaw noong bagyong Ondoy. Sa ngayon nasa level 10 pa lang daw ang tubig sa ilog. Sa oras na umabot ito sa level 15 ay magkakaroon na raw ng forced evacuation. Sakaling mangyari ito, handa naman daw ang mga evacuation site gaya ng H. Bautista Elementary School. Handa na rin daw ang mga gamit na kakailanganin sa pagresponde gaya ng rubber boats, trucks at life vests. Mayroon na rin nakaimbak na tubig. Matagal na rin daw ipinagbawal tumira sa tabi ng ilog at pinapayuhan ng mga residente, lalo na ang mga bata, na huwag masyadong lumapit dito. Handa po talaga ang lahat po ng barangay ng Marikina, nakahanda po sa pagtaas ng tubig ng ilog na ito. Marisa, samantala sa pag-iikot ng GMA News kanina ay napansin natin na tila umapaw ang ilog sa bahagi ng Barangay de la Peña at Santo Niño. Ayon sa mga residente, ito ay dahil sa malakas na pag-ulan kagabi. Pero nakausap natin sa telepono si Marikina Mayor Del De Guzman at tiniyak niya sa atin na normal pa rin ang level ng tubig. Nakipag-ugnayan na rin daw siya sa national government upang tulungan sila. Victoria Tulad, GMA News. Samantala, maging sa Sorsogon ay nagdulot na malawakang pagbaha ang bagyong Bebeng. Sa bulan, nagsisilikas ang mga residente gamit ang mga lubid, langgana at mga gawa nilang balsa. Pero sa gitna ng hirap sa paglikas at lamig ng tubig, ay nakukuha pang ngumiti ng mga residente. Hiling nila ay mabigyan sila ng tuyong damit at makakain. Inanod kasi ang kanilang mga gamit maging ang kanilang mga pinagkakakita ang maliliit na negosyo. Nakunan rin ni Youth Cooper Ivan Goboleo ang sitwasyon sa Bulan, Sorsogon. Maraming kalsada ay hindi na madaanan dahil sa pag-apaw ng ilog. Maging ang ilang palayan ay parang dagat sa lakas ng buhos na ulan. Halos 70% ng bayan ay nilamo ng baha na sinabayan pa ng high tide. Inilikas naman ng mga otoridad ang mga residente roon sa pamamagitan ng mga truck at rubber boat. Sa ngayon ay namimigay rin sila ng tulong tulad ng pagkain sa libo-libong evacuees maging ang mga stranded sa pantalan at bus terminals.